Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, kararating ko lang galing ng grocery. Medyo pagod pa ako kasi nga naglakad lang ako. Magmula sa dito sa bahay hanggang dun sa grocery, sa NTUC nga. Then, ganun din pabalik. So, yun, medyo pawis na pawis ako kasi sobrang init sa labas. Kahit madilim na, yun, mainit pa rin. So, yeah. So, kaya ako nag-grocery kanina kasi magluluto ako ng pasta ngayon. So, yun, nagkikrave kasi ulit ako. Kaya, yeah, samahan niyo akong magluto. So, yun nga guys, bago ilagay yung pasta sa kaserola, nilagyan ko muna siya ng asin, oil, tapos hinintay ko siyang kumulo bago ko ilagay yung pasta. Okay, sa mga ingredients, meron tayong garlic and onion, basil, heavy cream, tomato pasta sauce, kiniling na baboy. Ngayon nga guys, mag-i-start na tayong magluto. Kapag mainit na yung oil tsaka pan, ilagay na yung garlic. Then, hintayin lang siya na mag-golden brown. Then, pag golden brown na yung bawang, ilagay nyo na yung onion. Then, iluto nyo lang siya hanggang sa maamoy nyo na yung bawang at sibuyas. Pag nangangamoy na yung bawang at sibuyas, pwede nyo ilagay yung giniling na baboy. Ayan nga guys, medyo luto na yung baboy. Tinimplahan ko siya ng paminta. Pamintang durog. Ayan nga guys, after nyo malagyan ng paminta, haluin nyo lang siya hanggang sa kumapit yung lasa ng paminta sa may baboy. And then pagkatapos ng paminta, pwede nyo nang ilagay yung tomato pasta sauce. Kapag nakita mo na kumukulo yung pasta sauce, pwede mo nang ilagay yung cream. Depende na lang sa'yo kung gano'ng karami yung ilalagay mo na cream. After nung cream, pwede mo na rin ilagay yung basil para humalo na yung lasa at amoy nung basil dun sa may pasta sauce. Pwede mo na rin lagyan ng cheese. Kahit anong cheese yung ilagay mo, pero ang ginamit ko kasi cheddar cheese. Pero parang mas masarap kasi dito yung parmesan. So, ikaw na ang bahala. So, yun nga guys, halo-haloin mo lang siya hanggang sa mag-dissolve na yung cheese dun sa may pasta sauce. Then, after nun, pwede mo na siyang hanguin or ilagay mo na yung pasta noodles. So, yun nga guys, after nyo siyang halo-haloin, then pwede nyo na siyang i-plating. So, yun, maraming salamat sa pagsubaybay sa aking easy pasta recipe. Sana nasundan nyo siya. Huwag nyo kakalimutan mag-subscribe, mag-like, and i-share tong video na ginawa ko. Maraming salamat. See you again! So, yun nga. So, nakalimutan ko nang makapag-montage ng niluto ko na pasta kanina. Kasi, nagutom ako agad at gusto ko nang kainin yung niluto ko kanina. So, yun nga. Maraming salamat sa pagsubaybay ulit sa akin sa Cooking with Aling Maliit.
hanggang dito na lang. At yun nga, nakatapos na ako magdigpit, kumain, lahat na, maglinis sa kusina, yun. So, maraming salamat ulit. Huwag nyo kakalimutan mag-subscribe, mag-like, at i-ring nyo na rin yung bell button para updated kayo sa i-upload kong video. So, yun, mag-comment kayo sa baba kung ano ang gusto nyong itry ko na iluto ulit. So, yun, maraming salamat. Bye-bye!